Hello mga kajamams, magandang araw sa inyong lahat. Wala nang paligoy-ligoy pa. Okay. Para sa mga negosyo o nagne-negosyo dyan na gumagamit or kung ang negosyo nyo ay pagkain at gumagamit ng mga ganitong lalagyan kagaya ko no, sa Jamams 7 Spices Tuna Spread, para sa inyo ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Usually kasi pag nag-sterilize ako ng mga bote, yung alam ko lang ha ay syempre sapunan, hugas ang panlawan ng maigi, ganyan. Tapos nagpapatkulo ako ng tubig sa isang kaldero at doon isa-isa o dala-dalawa na mga bote yung mailalagay ko. So kung marami kang production, siyam-syam aabutin mo dahil ganun yung proseso. So hassle din kasi ang haba din ng gagugulin na oras mo para lang mag-sterilize ng mga lalagyan. So, nag-try kami itong Sunday sa isang mall. Naghanap kami, nagtingin-tingin kami. Meron doon isang klase. Okay naman sana siya, pero hindi ganun kasing laki. Steamer naman yung proseso ng kanyang pag-sterilize. At naglakad-lakad ako, tingin-tingin lang, hanggang sa nakita ko to. Yan. Sabi ko, ang laki nito, ang ganda nito. Tanong ako kung ano yung difference ng steamer dito sa ganitong klase ng sterilizer. So sabi niya, yung steamer, kailangan mo pang patuyuin, punasan, bago mo magamit. Kasi nga, may tubig eh, may moist pa rin. So hindi maganda yung ganon. So unlike dito, huhugasan mo muna syempre, ganon naman talaga. At antayin mo muna, patuluin mo muna or punasan mo hanggang sa matuyo. And then tsaka mo siya ilagay dito. Doon yung proseso ng pag-sterilize, hindi mo na siya kailangan tuyuin. So no, sinabi niya, oh nga no, kasi ang ginagawa ko dun sa pag-sterilize ng mga bote ay itataob ko, patutuluin ko. At kahit na malinis yung gagamitin kong towel para pantuyo at walang moist, still, hindi pa rin ako sigurado baka na-expose yan sa bacteria o sa germs. So, sabi ko pagkatapos nito, gagamitin ko na. Okay na yun. So, ngayon, pag-aralan muna natin kung ano yung mga warning. Yan. Pero, ang sabi dito kasi ay, ito ay nagdi-disinfect ng ozone. Etong sa taas ay ozone ang gamit niya para ma-disinfect. Tapos, yung pangalawang cabinet or lower cabinet, ito ay infrared. At yung produkto na to ay nakamamatay ng colon bacillus, staphylococcus, ewan ko kung tama yung pronunciation ko dito, ha? Asensya na kayo. At bacteria na nagkukos ng hepatitis. So, yung resulta ng pag-sterilize nito ay highest national standards. Sabi ha, ideal daw ito sa restaurant, kindergarten, hotel, dining hall, and other places. So, merong warning dito. Number one, itong upper cabinet na to, pagka mag-sterilize ka, gagamitin mo to, dapat nakasara. So, hindi po pwedeng medyo slightly na nakabukas. Bakit? Automatically, magsasara to. Iniiwasan kasi na mag-leak yung ozone. So, dapat nakasara ito. Pangalawa, wala kang ibang i-sterilize dito bukod lang sa tableware. Pangatlo, sinasabi dito, para ma-achieve daw natin yung best disinfection result at maiwasan natin yung pagkapaso ng ating kamay, at maiwasan din natin yung pag-leak ng ozone, ang sinasabi dito ay mag-antay muna ng 20 minutes bago mo buksan or antayin mo siyang lumamig muna para makasigurado. At ang sabi dito, pang-apat, huwag gagamit ng plastic at wooden products dito sa lower sterilizer. So, yun daw yung mga dapat nating iwasan. Ngayon, meron dito sinasabi na special attention. Ano to? Yung mga tableware na ang heat resistance ay below 75 degrees Celsius, gaya nito, hindi po pwede dito. At pangalawa, yung tableware
na ang heat resistance ay below 180 degrees Celsius gaya ng plastic materials, gaya nito, silicon, at ganito kaninipis na mga baso ay hindi po pwedeng ilagay dito sa lower cabinet. Ito, magka-crack. So, sayang. At yung mga plastic na ganito po pwedeng matunaw dahil mainit itong ibaba. Pangatlo, sinasabi dito, yung tableware na ang heat resistance naman ay between 180 degrees Celsius to 250 degrees Celsius ay ilayo 100 millimeter doon sa heat pipe. Ito yun, dun sa umiilaw. Ito. Ayan, dyan. So, ilalayo daw dyan. Alam ko makakatulong ito sa inyo, yung information na to, lalo na doon sa mga nagnenegosyo na kagaya ko na walang kaalam-alam at nahihirapan pa paano i-sterilize at yung mga ganitong lalagyan. Ito yung bagay sa atin. Hindi ito endorsement. Gusto ko lang i-share sa inyo dahil alam ko na makakatulong. So, susubukan natin ngayon ito. Okay? So, hindi ko naman, actually, pwede pa siya dito eh. Ilalagyan mo dito na. Ayan o. So, marami ka talaga mailagay. So, para sigurado tayo. Ayan. Ayan. So, i-on na natin siya. So, yung upper, naka-on na. At yung lower. So, antayin natin kung ano yung mangyayari. Since bukas naman ako gagawa. Dito lang siya. So, safe siya para sa mga ipis, no? Yung mga iniiwasan natin na makapasok or makakontaminate na nalagyan. Kaya, gustong-gusto ko to. So, ayan. So, laging tatandaan, piliin natin maging masaya at mapagpasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga hamon sa buhay. Bye! Sabi nga, Jabba. Since tubig yun, kailangan mo pang punasan or nahulog yung mic. Wait.